This call is now being recorded. Okay, let us pray. Okay. So magandang hapon sa ating lahat. At muli, so welcome sa ating pag-aaral sa Filipino 9. Okay, so bagong lahat, muli nagpapakilala ko. Ako si Sir Frank at ako ang tagapagturo nyo sa Filipino 9. So sa hapong ito, yan, meron tayong mga pag-uusapan na tungkol sa mga nakaraang mga aralin ninyo sa Filipino. At titignan natin kung ano yung mga kaalaman. Okay, so di ba sa mga nakalipas na araw nagkaroon ako ng katanungan kung member na kayo or nag-join na kayo dun sa Google Classroom natin. Yan yung Filipino 9 para sa section nyo. Okay, 9 Emerald. Okay ba? So siguro nakapag-join na kayo doon. At tinanong ko doon ano-ano yung mga natutunan nyo sa Filipino 9. So may mga nakasagot. Okay, nakita kong sagot. Tignan nga natin kung sino yung mga nakasagot doon sa ating Google Classroom. Tignan ko. O-open ko lang ha, yung ating screen para doon. Yan. So, tignan natin kung sa tanong ko ay marami. Actually, binigyan ko na ng grade yung iba doon. Kung natanggap nyo yung grade na binigay ko, binalik ko sa inyo yung grade. Yan. So, merong question dito sa classwork. Siguro nakikita nyo. Kung hindi pa naka-landscape yung inyong cellphone, paki-landscape nyo or auto-rotate para mas malaki yung nakikita yung screen. Sa mga naka-cellphone, sa mga naka-laptop or computer, much better. Okay, mas makikita nyo. So, may question ako dito na due siya. Ibig sabihin, pinaka-deadline niya ay October 2. Okay, October 2. At ang question is, simple lang, ano ang natutunan mo sa Filipino 8? So, ilan kayo sa klase? So, ako yung teacher. 27 po ang nag-join. So, sana yung iba makapag-join sila, no? Kung hindi pa sila nakapag-join. So, ang mga nakapag-join pa lang ay si Althea. Sino pa? Si Ashley. Althea Santiago, Ashley Santiago, Carlo Francisco, Cherian Pasqua, Darren Soriano, Dustin Santos, Irish Santiago, JM Soriano, Jasmine Torres, Gianel Galang, Jeremy Santos, Jan Lawrence Singyan, Jan Paul Singyan, Jan Rafael Limyak, Jojo Punzal, Jonalyn Punzal. Ulit-ulit tayo ng Punzal. Kung yung iba, mag-leave na lang kung hindi nyo nagagamitin yung account na yun. Okay, Justin Ace Dairit, Kevin Dasig, sino to? Lugil Lindo, Marlo Adriano, Patrick Manarang, Rain Lee T. So, kung maaari po, paki-edit yung mga pangalan nyo sa Google account, paki-kompleto ang pangalan. Sara May Gueco, Sandra May, Shane Marzan, Stephanie Mayo, and Trisha Perez. So, yun po ang mga member sa ating Google Classroom na intended for Filipino 9 for your section. Okay?
So, balikan natin yung ating question kanina, ano ang natutunan mo sa Filipino 8? Okay, so na-assign dito, actually 27 sila, ang nakasagot lang ay 6. Okay, so kung i-view ko yung question, yan. So, ang iba, missing. Kapag sinabing missing, it means hindi kayo nakasagot dun sa binigay kong panahon. Pero kahit na due na yan, dahil naka-open pa, so pwede pa kayong mag-send ng sagot kahit late na. Pero yung iba, tulad ni Darren, si Dustin, si Gianel, Jeremy, si John Lawrence, at si Stephanie, meron na silang grade dahil nakapag-submit na sila ng sagot. Okay, so ganun po ang mga ginagawa natin usually sa Google Classroom. So, lahat ng ating mga gagawin ay dadaan dito. Okay, so ngayon, meron kayong ano sa akin, assignment na kaagad. Yan na, i-discuss natin mamaya. Ito yung quarter 1 na kung nakikita nyo. Quarter 1, module 1, ang paksa natin ay ang maikling kwento. Kung i-click nyo yan, lalabas yung assignment. Okay, yung module 1. At makikita nyo rito ang kopya din. Kopya ng inyong module. Okay, na... Yan. So, naglalaman yan ng mga aralin at mga gawain. Okay? And then, pwede nyong dito nyo isa-submit or i-turn in, i-attach yung mga ginawa nyo. Okay? So, pwede kayong gumamit ng Microsoft Word or kung wala kayong ginagamit na computer, pwede kayong magsulat sa yellow paper, picturean at picturean ng maayos, ha? Yung parang na-scan siya. Okay? And then, i-attach nyo sa Google Classroom. Okay. Paano po yun, sir? Yan. Paano po? Siguro sa ibang subject, ginagawa nyo na yon. So, para... Sige nga, tignan natin kung paano ba yun. Pupunta ako ulit sa Google Classroom. Yan. So, mag-iiba ako ng account kasi teacher ako dyan. As teacher, gagamitin ko yung ibang account. As student ako ngayon. So, ako'y isang estudyante. Yan. Kapag estudyante ka, kunyari, ako'y naka-enroll sa Filipino 9 Ruby. Yan. Makikita ko dito ang ayan, yung subject ko. Yan. Sa inyo, bali dapat 8 yan, di ba? 8 section, subject. Okay. So, open ko yan. At makikita ko na meron akong, lagi akong dapat dito, nag-check. Baka may naka-deadline akong classwork. Okay. So, tinitingnan nyo yung due. Pwedeng dito. Yan. Ayan. To do. Ayan. Makikita nyo. To do. Ayan. Ano ba yung mga naka-due? Sabi niya, no due date. Wala. Zero. Pero yung mga naka-due this week, 5. 5. So, dahil advisory section ko ito, gumawa sila ng PFA module 1 hanggang module 4. Okay. Siguro sa advisory teacher nyo, ganyan. So, meron silang deadline. Yan. At dito rin, kunyari, ang sa inyo, ang first assignment nyo sa akin ay yung module 1, yung maikling kwento. Yan, i-open ko dyan. Yan. So, pwede ko rin makita rito ang aking module. Yan. And then, kung mag-a-attach ako ng file, kung isasubmit ko na, pupunta ako dito sa your work, add or create. At dito, pwede ko siyang i-attach yung file. And then, yan. So, hahanap ako ng file. Yan. Kung ano yung file na isi-send mo, yun yung i-attach mo, syempre. Kunyari, nandito. Ang dami. Yan. Kunyari, ito. And i-attach ko, hihintayin ko mag-loading hanggang sa yan, ma-upload siya. And i-click ko yung hand in. Kapag sinabi nito, handed in, it means nakapasok na yung aking assignment or activity na isasubmit. So, ganun po. Okay. Sir, paano pong i-access yung mga module? Yun. Pwede kang mag-access dito mismo sa Google Classroom or pwede rin sa link na sinend sa inyo ng advisor nyo. So, ang pangalan ng link na yun, di ba yung grade 9 digital modules, lahat ng subject nyo, makikita nyo yung mga folder, okay?
For example, ito, yan, at nandito yung Filipino. Nag-upload na ako dyan. So every week, meron kaming i-upload dyan per subject na module na gagamitin natin. So, pwede nyong ma-view dyan. Okay? Basta, ano, na-view nyo yan, okay na kahit hindi nyo i-download. Pero it's up to you kung gusto nyong i-download, much better. At kapag natapos na, i-delete na lang. Okay? So, yan. Makikita yan. Okay? Okay. Close na muna natin. Okay. So, ganun po ang transactions natin. Paano kumuha ng module, paano sasagot, i-explain ko mamaya, at paano ba isasubmit yung activity. Okay? Na, or activity or assignment na pinapagawa sa inyo. So, every time na may gagawin tayo, huwag kayong magtatanong saan po isasubmit. Yan. No? Saan isasubmit? So, ang laging sagot doon, doon sa Google Classroom. Okay? So, laging nag-check kayo ng group chat, nag-check kayo ng Google Classroom doon sa classwork or to do para ma-remind kayo sa gagawin. And then, once a week, mag-send din kami or magpo-provide kami ng assessment or quiz doon sa Google Classroom pa rin para sa inyong graded and assessment sa bawat module. Okay? So, i-announce naman namin sa group chat. Okay? Sige. So, sa mga hindi pa po nag-post or nag-comment ng kanilang pangalan for your attendance, paki-comment po sa chat box. Okay. So, at sa mga iba po na naka-off ang camera, paki-on po ang camera. Okay? Kapag naka-off ang camera, it means absent kahit nag-post kayo ng ano, nag-post ka ng pangalan niyo. Okay? Pag naka-off ang camera, it means absent. And then, isa pa rin pala na kailangang alalahanin, okay, sa mga hindi nakarinig kanina. So, lahat ng tanong at sagot sa aking mga katanungan, ipopost lahat sa chat box. Unless na sinabi kong i-on nyo ang inyong microphone. Okay? Ang pwede lang i-on lagi, ang naka-on lang lagi ay ang inyong camera. Pero ang inyong microphone, off para palati yan. Kasi magkakaroon tayo ng problem kapag kasi nag-on tayo ng sabay-sabay. Okay? So, let's start. So, Filipino 9. So, ipapakita ko ang inyong module for your first quarter. Okay, so nasa module 1 tayo. So, ito yon. So, ang module 1 para sa ating asignatura na Filipino ay may pamagat na may kling kwento. Okay, kaunting ano lang, kaunting background or pagbabalik-aral. Okay, so ang Filipino, lagi naman na may dalawang pinakapaksa ang napag-aaralan natin sa Filipino. Okay, simula sa elementarya hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod nyo pang mga baitang, so pare-pareho lang ang mga magiging paksa. Okay, so ito ay tumutukoy sa panitikan at sa wika or gramatika. Kapag sinabing panitikan, ito'y maraming sangay. So, halimbawa nito, yun nga, may kwento, mga tula, parabola, epiko, tula, awit, di ba? Karunungang bayan, at marami pang iba. Kapag sinabi naman ng wika or gramatika, ito yung pagtuturo sa atin paano ba natin gamitin ng wasto, paano ba yung pagkakabuo ng mga salita sa pangungusap, sa mga talata, okay, hanggang sa kabuuan ng isang pahayag. Okay. So, sa bawat pag-aaral natin, sa bawat module sa Filipino, may makikita kayo o mapag-aaralan kayong tayong mga panitikan at the same time, wika at gramatika. Okay. So, yun, doon iikot ang mga lessons sa Filipino. Kung sa grade 8, pinag-aaralan ninyo, di ba, yung mga panitikan sa Pilipinas bago dumating ang mga Espanyol, tama ba? Okay, panahon ng mga Espanyol, panahon ng mga Hapon, mga
Amerikano sa panahon ng kasarinlan at sa kasalukuyang panahon, di ba, yung kulturang popular. Okay, so maraming mga aralin kayong natutunan doon. At kaugnay noon, yung mga wika o mga sangay sa gramatika na inyong napag-aralan din. Okay? And then sa fourth quarter, pinag-aralan nyo ang Florante at Laura. Ang kwento ng pag-ibig at pakikipagsapalaran ng mga tauhan sa Florante at Laura. Ganun din, grade 7. Ito'y panitikan simula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tama ba? So, ang iba't ibang mga kwento, di ba? Kwentong bayan, mga epiko, mga sinauna pang mga panitikan ay napag-aralan nyo sa Filipino 7. And then, sa fourth quarter ng Filipino 7, ang Ibong Adarna. So, ang mga akdang ito, yung Ibong Adarna, yung apat, Ibong Adarna, Florante at Laura, ngayong grade 9 kayo, ang Noli Metangere, sa grade 9, 10, yung El Filibusterismo. So, ang apat na ito ay tinatawag na obra maestra. So, ito yung mga limbawa ng panitikan. Okay, so ganoon lagi ang pag-aaral niyo sa Filipino. Okay, so sa pag-aaral niya sa Filipino, marami tayong matutuklasan at marami tayong matututunan at makakapag-reflect tayo. Kasi ang panitikan ay salamin ng buhay, sabi nga. So makaka-relate tayo, maraming aral tayo, matututunan at makikita natin na nangyayari pala ito sa tunay na buhay. Okay, so balikan natin ang ating module. So ano nga ba ang laman ng unang bahagi, okay, ng ating pag-aaral sa Filipino 9? So unang markahan, it means first quarter. Module 1, ang pinakapaksa po natin ay maikling kwento. Okay. So kung babasahin ninyo, yan. So may copy kayo dyan. So kayo na ang magbasa sa mga paunang bahagi. So ito yung mga pagkilala, okay, sa mga bumuo, bakit kaya nagkaroon ng mga ganitong module. Okay. Yan, ito'y para sa guro. Yan, ito naman ay para sa inyo mga mag-aaral. Okay? So ito ay isang paunang mga salita na magbibigay sa inyo ng kumbaga welcome sa pag-aaral nyo sa module na ito. Okay, so narito ang mga dapat na malaman na icon at mga salita. Kapag nakita nyo to, ganito, alamin. Okay, subukin. So nandyan yung mga icon. Balikan, tuklasin, suriin, pagyamanin, at isaisip. Andun rin yung isagawa, tayahin, karagdagang gawain, at susi sa pagwawasto. So ito yung kapag sinabing sanggunian naman, ito yung mga kagamitan or mga source na ginamit para mabuo ang module na ito. Okay, dito tayo sa alamin. Yan. So sa alamin, yan. So makikita natin dito ang ating akdang babasahin. So ang ating akdang babasahin ay isang maikling kwentong makabanghay. Okay? And then, ang uri ng teksto ay nagsasalaysay, it means nagkukwento. At narito naman yung mga kasanayang malilinang ninyo sa pagtahak sa araling ito. So meron tayong apat na kakayahan na inyong malilinang habang kayo ay nag-aaral dito sa module na ito, habang pinag-aaralan at isinasagawa nyo ang mga gawain. So ito yung mga kasanayang malilinang. Actually, marami sa inyo, marami na kayong kaalaman at kasanayan at dito lalo pang madadagdagan ang inyong kaalaman, kasanayan habang ginagawa nyo ang mga gawain na nakapaloob dito sa ating module. Okay, so meron tayo dito kaagad na activity na subukin. Okay, kapag sinabing subukin, let's try. Okay, subukan. Okay, subukin natin ang inyong kaalaman. Okay, so dito masusubok ang inyong prior knowledge o yung dating kaalaman tungkol sa paksang pag-uusapan. So may tanong po tayo dito, ano ang maikling kwento? So ano ba ang sabi sa panuto? Isulat sa loob ng kahon ang mga impormasyon tungkol sa maikling kwento. Okay. So ang tanong, ano ang maikling kwento? So kung kayo ang tatanungin, ano ba ang pumapasok sa isipan nyo
kapag naririnig nyo ang salitang maikling kwento. Sige nga, sagutin natin yan sa pamamagitan ng pag-post ng inyong sagot sa chat box. Okay, tingnan natin. Kapag narinig nyo ang salitang maikling kwento, ano ang pumapasok sa inyong isipan? Okay, anyone na pwedeng mag-share ng sagot. Okay? So sa pagsagot po ng ating mga module, laging tandaan, hindi masamang sumubok. Okay? So sa pagsubok, kahit magkamali ka man, at least sinubukan mo. Okay? At doon tayo matututo. Okay? Sige. Meron bang pwedeng mag-share ng kanyang sagot sa chat box? Anyone? Parang wala akong kausap. Oh, gusto niyo magtatawag tayo? Yan, may nakita na akong sagot. Ang sabi ni Althea Santiago, yan, yung iba, sagot kayo para makapag-share-share tayo. Baka yung alam nyo, hindi ko alam, di ba? Yung alam ng kalase nyo, hindi nyo rin alam. At yung alam niya, ano ba yun? Yung alam ko, hindi nyo alam. At yung alam nyo, hindi ko alam, di ba? At least, madadagdagan pare-pareho ang ating kaalaman. Okay. So, ang sabi ni Althea, ang maikling kwento daw ay maikli ngunit may nilalaman. Yan. So ito, para sa kanya, ito ang maikling kwento. Yung iba, okay. So di ba ang maikling kwento ay nagtataglay ng mga tauhan, tama ba? Meron siyang tagpuan, yan. Meron siyang suliranin. Yan. Merong tinatawag na protagonista at antagonista, di ba? Ang bida at kontrabida. So, ito yung mga bahagi ng maikling kwento. So, ito yung nagtataglay ng isang buong salaysay na maaari nating tapusin sa isang upuan lamang. Kaya ito'y tinawag na maikling kwento. So, ang sasagutin nyo sa bahaging yan, bali lima, so magbigay kayo ng impormasyon na alam nyo tungkol sa maikling kwento. Maaari nyong isulat sa box. So, paano ba yung pagsasagot sa mga activity? So, huwag kalimutang isulat yung subject, yan, Filipino 9, okay, unang markahan, module 1, and then maikling kwento. Pakita ko nga yung example dyan, sandali. Wait lang. Pakita ko yung example kung paano sasagot. So, kung may gamit kayong ano, computer, much better kasi i-edit nyo na lang or doon nyo na kayo mismo mag-type ng inyong sagot. Okay? Pero kung wala, yung yellow paper will do at ayusin na lang yung pagsusulat. So, ganito yung pattern ng pagsusulat. Yan. So, kung nakikita nyo, yan, nandyan yung paksa or nandyan yung asignatura, yung subject, and sulat nyo. Unang markahan, module 1, maikling kwento. Siyempre, yung pangalan nyo to, pangalan na mag-aaral. Pangalan. Buong pangalan. Nare, sino ba ang ating pwedeng gamitin na pangalan dito? Nare, si Juan de la Cruz. De la Cruz. Juan Manuel. So, yung pecha or date. So, ngayon ay October 10. Yeah, October 10. Then, siyempre, yung section nyo. Grade 9, MRA. Yan. Para hindi maligaw ang inyong mga ginawang gawain. And then, sabi niya, dito, subukin. Yan. So, di ba, nandun yun. Subukin. And then, letter A. Letter A, and then yung activity mismo. So, pwede kayong dyan mag, ano, gumawa ng graphic organizer na kamukha ng pinakita ko kanina. Okay, so ganun po yung pagsasagot.
Okay, nagkakaunawaan tayo para hindi magulo. Paano kung tablet? So, basta kung meron kang ano, basta meron po kayong ano, word na pwedeng gamitin. Yung pag-type ng word. Okay, pwede naman yan. Doon mo i-edit yung file. Okay, okay, Microsoft Word. Okay. So, maraming salamat sa question. Wala nang question sa pagsasagot. Pwedeng yellow paper, mismong i-type nyo. I-type nyo sa Microsoft Word. Dali nga, i-share ko. Share entire screen. Yan, para lahat ng pupuntahan ko, makikita nyo. Okay. Oh, kunyari ito. Tapos, kunyari tapos na yan. Yan. Kunyari nag-add ako ng mga yung kanina, yung question kanina. Insert. Insert chart ba? Hindi. Smart art. Yan. Ano ba yung kamukha nun? Cycle. Kunyari ito yung napili ko. Mag-insert ako. Yan. So pwede akong mag-type dyan ng sagot ko. Okay, di ba? Tapos makulay pa. Ayun. Pwede akong mag type ng answer doon. At kapag tapos na ako, gagawin ko lang, save ko. File, save. Or pwedeng i-save nyo kaagad para lahat na nagagawa nyo, nasa-save nyo. Hindi nawawala. Kasi baka minsan magkaroon ng problem. Okay? Lalo na kung computer yung gamit nyo, mawalan ng power, hindi masasave yung work nyo. Kung hindi kayo magko-control S, di ba? So, lagi dapat nagsasave kayo para masave yung mga ginagawa niya. So, ayusin nyo lang. Okay, kunyari tapos na, save ko. Save. Yan. Na-save. Ilagay nyo yung file name. Okay, and then yun yung i-attach nyo nun. Yun yung i-attach nyo sa Google Classroom natin. Okay. So, pagpatuloy natin. Present now. Pagpatuloy natin yung pagsagot sa module. Okay. So, after ng subukin, meron kayo dito sa letter B. Basahin mo at unawain mong mabuti ang sumusunod na pahayag. Yan. So, lagyan daw ng check. Lagyan natin. Lagyan daw ng check kung ang pangusap ay nagpapahayag ng tama. Samantalang X naman kung ang pangusap ay nagpapahayag ng mali. Isulat sa laan na patlang ang inyong kasagutan. So, lahat ng sagot ilalagay sa inyong yellow paper or yung mismo document na gagamitin nyo. Okay, so sa pagsagot, answers only naman. So, pero huwag niyong kalimutang ilagay yung mga title ng activity. Kunyari ito, subukin, tapos letter A. Tapos, pangalawa yung letter B. Huwag kakalimutan para hindi malito. Okay, sampu yan. Okay, kunyari, number one, for example, ang tanong or ang pahayag ay, ang maikling kwento ay isang maikling narrative na kadalasan ay mula sa 500 hanggang sa 15,000 salita. Okay, ito ba ay nagpapahayag ng tama or nagpapahayag ng mali? So, kung tama, check. Kung mali, X. Okay, so ganun po. Maliwanag. Okay. So, dito na po tayo. Meron natin nagjo-join. Ayun. Okay. Sa mga may tanong, Sir, kailan po ang deadline? Okay. So, yung deadline ay nakalagay sa Google Classroom. So, Friday yung nilagay kong deadline doon. So, yung due date niya hanggang Friday, makikita nyo naman kung hanggang anong oras doon. So, kapag na dumating na yung deadline, hindi na kayo pwedeng mag-submit. Okay. So, mas maganda dahil yung time natin, ano ba yung schedule natin, di ba? Wednesday ng 1 to 3 and then Thursday ng 1 to 3. So, ngayon, i-discuss ko. And then after nito, gawin nyo na yung mga activity. Okay. Hanggang bukas dun sa oras natin. So, bukas, hindi na tayo mag-meet. At gamitin na lamang ang oras na iyon sa inyong pagbuo or paggawa ng mga activity or gawain. Okay? And then, pwede pong bond paper pag walang yellow paper. Pwedeng-pwede. John Rafael. Basta ayusin ang pagkakasulat, ha? Answers only lang po, sir.
Question ba ito o ano, Jeremy? Okay, kung question yan, kung tanong yan, yes, answers only. Janelle, oh, same question, answer lang po, sir. Yes, answer lang. Okay, pero kumpletuhin, kung meron siyang kailangang iguhit na graphic organizer or mga, ang tawag dito, mga table or talahan na yan, kailangan niyong ipakita yon. Okay? Yung kamukha ng halimbawa natin dito. Yan, kailangan niyong iguhit ito. Yan, ipakita yun. Yan. Okay. So, madali lang naman. Hindi naman mahirap kopyahin yan. Okay. So, dito naman, sa unang bahagi ng ating lesson, pagkatapos ng balikan, so, babasahin nyo ito ng may pag-uunawa. So, marami dito sa bahaging unang module natin, marami kayong babasahing may ding kwento. So, unang-una na dyan ang kalupi. So, pag binasa nyo ng maayos yan at may pag-unawa, ito yung makakatulong sa inyo para sagutin ang mga susunod na mga gawain. So, dito naman sa tuklasin. Yan. So, dito na tatalakayin natin ang maikling kwento. Okay, ano nga ba ang maikling kwento? Okay, so ang maikling kwento ay isang masining na anyo ng panitikan. Okay, kapag sinabing masining, artistic. Okay, so ito ay binuo ng isang manunulat na tinatawag nating kwentista. Yan, tagasulat ng maikling kwento. So ito ay masining na anyo ng panitikan na naglalaman ng isang maikling salaysay or kwento tungkol sa isang mahalagang pangyayari na kinabibilangan ng isa, okay, o ilang tauhan. So usually kasi sa mga maikling kwento, kakaunti lang ang kanilang mga tauhan. So umiikot lang yung kwento sa mga ilang tauhan. Okay? At nagiiwan daw ng isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa. Okay, so sa atin yon, every time na magbabasa ka ng maikling kwento, may mapupulot kang aral dyan. Isang kakintalan or gintong aral. Okay, so meron tayong iba't ibang uri ng maikling kwento. At narito ang mga sumusunod. Una, isang uri ng maikling kwento ang kwento ng madulang pangyayari or makamanghay. So, ganito yung babasahin natin mamaya. Okay? So, ninyo pala. So, sa mga kanya-kanyang module nyo, babasahin ninyo. Okay? Madulang pangyayari or makamanghay. Pangalawa, pakipagsapalaran. Okay? Parang yung kwento lang ni ano, ng mga don. Kwento ng mga don sa Ibong Adarna. Di ba? Nakipagsapalaran sila para hanapin ang sagot or gamot sa karamdaman ng kanilang amang hari. Okay, so kwento ng pakipagsapalaran. Dito naman sa pangatlo, kwento ng kababalaghan. Yan, so merong ano to, pagka-horror. Okay? And then four, tauhan. Kwento ng tauhan. So nakafocus lamang siya kung sino ang pangunahing tauhan or bida, siya yung pinakapaksa. Okay? Di ba usually sa mga kwento, kapag kwento siya ng tauhan, ang title mismo ng kwento ay yung pangalan or unang pangalan ng bida or pangunahing tauhan. And then number five, kwento ng katatawanan. Sa English, comedy. Then six, kwento ng pag-ibig. Yan. Na paborito niyong binabasa. Okay? Pwedeng pag-ibig sa kasintahan, minamahal, sa pamilya, okay, sa bayan, pag-ibig sa sariling wika. So maraming pwedeng ano, maging paksa sa pag-ibig. And then sa pangpito, kwento ng kapaligiran o sa isang lugar. And then number eight, kwentong katutubong kulay. Okay, so tumatalakay ito sa kultura ng isang pamayanan o isang lugar. And then, kwento ng psikolohiko, yan, or psychological. So, ito'y mga kwento na magbibigay ng kaisipan sa atin. Okay, mapapaisip tayo kapag binabasa natin yung ganyang uri ng kwento. So, ang maikling kwentong makabanghay ay isa sa mga uri ng maikling kwento. Ang tanging katangian ng kwentong makabanghay ay ang pagbibigay ng diin sa maayos na daloy ng mga pangyayari sa bawat kwento. Okay, so, yun yung pinakakatangian ng kwentong makabanghay. Pagbibigay diin sa maayos na daloy ng mga pangyayari sa bawat kwento. So,
nakatutulong ito upang mas maorganisa ang kwento kahit may kli lamang ito. At mas naiintindihan din ang nais iparating ng kwento. Okay, so sa mga pagkakataong yon, mas lalo nating naunawaan ang kwento kapag maayos ang kanyang pag-organisa, maayos ang kanyang pagkakabo. Okay, yun po ang katangian ng maikling kwento na kwentong makabanghay. Okay, so pagpatuloy natin. So, narito naman yung bahagi. Yan. Kapag sinabing bahagi ng kwentong makabanghay, parts. Okay, narito yung parts. Oh, ito yung bahagi niya. Una, yung panimulang pangyayari. Okay. Pangalawa, papataas na pangyayari. Pangatlo, kasukdulan. Pang-apat, pababang pangyayari. And then yung resolusyon. At kung makikita natin, sa panimulang pangyayari, nakapaloob dito ang suliranin. Yan. At nandoon din yung saglit na kasiglahan. At syempre, unang-una, ipapakilala dito yung mga tauhan ng kwento. And then, pagkatapos ng suliranin, nandun na yung papataas na pangyayari. Nagkakaroon ng pagtatangkang malutas o malunas ang suliranin nagpapasidhi sa interes o kapanabikan. So, nagiging kapanapanabikang kwento dito sa papataas na pangyayari. Okay, and then kasukdulan. Yan. Ano kaya yung nangyari sa papataas na pangyayari, yung pagkipagsapalaran ng mga tauhan. Ano kaya yung nangyari sa kwento? Paano kaya nalutas ang problema? Yan. So dito yung pinakamasidhing bahagi kung saan harapin ng pangunahing tauhan ang kanyang suliranin. And then, pababang pangyayari, matatamo ang pangunahing tauhan ang layunin. And then yung resolusyon o pinakawakas, magkakaroon ng kwento ng isang makabuluhang wakas. So nandoon po ang mga bahagi ng kwentong makabanghay. Dito naman, yan, makikita natin ang mga sangkap ng bawat bahagi ng maikling kwento. Kung kanina, bahagi, ngayon naman ay sangkap. Okay, sa sangkap, bali, meron silang pinakatatlong sangkap. Ang simula, ang gitna, at ang wakas. Okay, tandaan niyo yan. SGW. Simula, gitna, at wakas. At sa simula, doon natin mababasa ang mga tauhan. Okay, tauhan o mga tauhan. Ganun din ang tagpuan, saan nangyari ang kwento, and then ano ba yung naging suliranin. So makikita natin sa simula po yung mga yan. Okay? And then sa gitna naman, makikita natin ang saglit na kasiglahan. Kapag sinabing saglit na kasiglahan, sa una maayos pa lang, di ba? Sa una walang problema. Pero later on, magkakaroon ng problema o suliranin ang mga tauhan sa kwento. Then, tunggalian. Okay, pwedeng ang tunggalian, bahaging kakikitaan ng pakipagtunggali o pakipaglaban ng mga pangunahing tauhan sa mga suliraning kakaharapin na maaring pwedeng tunggalian daw ng tao laban sa sarili, tunggalian ng tao laban sa tao, tunggalian ng tao laban sa kalikasan, o pwedeng tunggalian ng tao laban sa hayop. Okay? Tunggalian ng tao laban sa bagay. And then yung susunod, yung kasukdulan, pinakamadulang bahagi kung saan makakamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. And then yung pinakauli, ang wakas. So merong kakalasan at katapusan. Okay, so sa bawat kwentong ating nababasa, meron tayong mapupulot na aral. Okay? So sa parang sa MMK lang at magpakailanman, 'di ba? Yung kwento nila laging meron tayong aral na mapupulot. Okay? So next na tayo, dito tayo sa suriin. Okay, kapag sinabing suriin, 'yan parang titignan mo ng maayos at babalikan mo ng mas mabusisi pa sa una nating pagbabasa. Okay, so meron tayong gawain dito. Gawain 1. Okay, so dito, pwede na individual na gagawin, syempre. So, gawain 1, 1.A. So, dito, ilahad daw ang kwentong ang kalupi na iyong napakinggan sa pamamagitan ng yugto-yugtong pagbuo. So, ito'y nabasa or babasahin nyo, di ba? Yung unang kwento na babasahin nyo, ipapakita nyo ang kanyang yugto. Yan, simula,
gitna at wakas. So, pwede nyong gamitin o ito yung gagamitin yung pattern. Okay, so sa pagsulat ng simula, yan, sa kwentong ang kalupi, yan, isulat nyo yung kanyang tauhan, tagpuan, at suliranin. Yan. Yung gitna naman, isulat nyo yung saglit na kasiglaan, tunggalian, at anong uri ng tunggalian yon, and then kasukdulan. And then sa wakas, ang kanyang kakalasan at ang kanyang katapusan. Sir, paano po yon? Parang susulat ka ngayon ng buod or summary ng kwentong ang kalupi. So, ganito siya. Okay? So, yun po ang gawain 1.A. And then sa 1.B naman, ang sabi niya sa panuto, ilista ang mga suliraning panlipunan. Kapag sinabing suliraning panlipunan, social problem. Mga problema ang kinakaharap natin, okay, sa kasalukuyan, yan, na nakapaloob sa napakinggang kwento o nabasang kwento. At ano-ano ang kaugnayan ng mga ito sa kasalukuyan sa lipunan ng Asyano. Okay, magbigay ng mga karampatang solusyon. So, sumulat ng tatlong mga suliraning panlipunan. So, kopyahin lamang ito, ang figure na yan, or graphic organizer. Sulat sa mga kahong ito ang suliraning panlipunan. And then, sa bawat ibaba ng mga suliraning ito, magsulat naman ng solusyon na maaring gawin para maiwasan o masolusyonan ang mga suliranin. Okay, so ganoon po ang gagawin ninyo sa bahay niyo. Sir, dito po, kanina may nagtanong, anong po ang gagawin dito sa rubric? Wala po kayong gagawin dyan. So ang rubric, kapag nakita niyo yung salitang rubric, yan sa Filipino yan, rubric. Kapag sa English, yung rubric, C siya. Okay, kapag sinabing rubric, ito yung paraan namin ng pagbibigay ng grado. Pero dahil ito'y gawaing kolaboratibo, ibig sabihin nun, magkaroon ng konting pagbabago sa pagbibigay ng ano, pamantayan. Pero ito pa rin, generally, ito pa rin yung gagamitin. Paano bibigyan kayo ng grado sa mga pinagawang gawain. Okay, so next na tayo. Dito naman, sa gawain 2, isusulat nyo lang ang check pa rin at X kung sang-ayon, check, di sang-ayon, X. Okay, so ito ay hango pa rin sa kwentong ang kalupi. Okay, so una, kunyari sa pahayag, sabi niya, si Aling Marta ang pangunahing tauhan sa napakinggan or nabasang kwento. Tama ba o hindi? So i-check nyo, or sang-ayon ba kayo hindi? Check nyo or X. So ganun po ang pagsagot sa gawain 2, sang-ayon at di sang-ayon. Okay? And then meron kayo ulit babasahin na kwento. Ang pamagat naman dito ay nang minsang naligaw si Adrian. Okay, so babasahin ng tahimik po yan. And then, may sasagutin ulit. Mula doon, may sasagutin ulit kayo. Okay, ang tanong dito, pag-usapan sa klase, yan. So dito, dahil pag-usapan sa klase yung panuto, pwede kayong kumuha ng ideya sa inyong mga kaklase. Okay, pwede nyo silang i-PM. Yan. Kung tama ba ang naisip ni Adrian na iligaw ang kanyang ama sa kagubatan. Tama ba kaya ang kanyang naisip? Okay. So kung tama, sasabihin mo, oo, syempre. And then ano yung mga dahilan? At hindi naman dito. Okay. So mula sa kwentong binasa. Yan. Ano yung kwento? Ano yung pamagat ng kwento? Nang minsang naligaw si Adrian. Okay. At dito naman, sa gawain 2, pansariling sagot, pag-isipan mo kung kailan ang isang anak ay marunong magmalasakit sa kanyang mga magulang. So, kailan ba natin masasabi, ano ba yung katangian ng isang anak na nagtataglay ng pagmamalasakit sa kanyang mga magulang? Paano natin masasabi ng isang anak ay marunong magmalasakit sa kanyang magulang? So, ang sagot dito ay isusulat sa kahon. So, kopyahin ang bahaging ito. At yan. Ang unang sagot, dapat nagsisimula siya sa letter A. So, on and so forth. N, A, and K. So, pwedeng Filipino term or English term. Okay. Dito naman sa gawain 3, piece of 5 naman. So, dito, parang
susubukin mo or susubukan mo ang sarili mo kung kaya mo na bang ipaliwanag ang mga bahagi ng ating napag-aralan. So, ang sabi niya, kay hirap maging tapat. Tanungin mo ang iyong sarili sa antas ng inyong pag-unawa o pagkatuto. Ang susunod na gawain ay susubok sa inyong pagiging matapat. So, gawin natin ang Feast of Five. So, dito, isusulat na lang ang 5, 4, 3, 2, 1. Ipakita ang bilang ng mga daliri ayon sa tumbas nitong antas ng pag-unawa, pagkaunawa o pagkatuto. Isulat ang number 5 kung ito ay alam na alam na at kayang ipaliwanag sa iba. So, halimbawa, yung number 1, na ipapaliwanag ko ang katuturan ng maikling kwento. So, ano ba ang, ito ba ay nagpapaliwanag o naglalarawan sa iyong natutunan? Yan. So, kung 5 yung maging sagot mo, dapat alam na alam na at kayang ipaliwanag sa iba. Kung hindi naman, 4 lang kung nagagawa ng ipaliwanag mag-isa. And then 3, kailangan pa ng tulong sa pagpapaliwanag. 2 naman kung kailangan pang mag-practice kung hindi mo pa masyadong naipapaliwanag ito. Okay? And then 1, kung nagsisimula pa lamang matuto. So iba-iba. So, depende sa inyo kung paano nyo ilalarawan o bibigyan ng paglalarawan ang inyong natutunan sa ating napag-aralan. Okay, 5, 4, 3, 2, 1 ang maaring isagot doon. And then, so, ito na yung kwento na mula sa Singapore na babasahin din ninyo na isang halimbawa ng maikling kwentong makabanghay. So, ang title po nito ay Ang Ama. Ito yung maikling kwentong makabanghay mula sa Singapore. So, ito'y sinalin sa Filipino ni Mauro R. Avena at ito ay tekstong nagsasalaysay. So, halimbawa siya ng maikling kwentong makabanghay. So, ito ay isa ang pinakaunang panitikan na mula sa Asia na inyong mapag-aaralan. So, babasahin po ang kwento at siyempre, mayroon pa rin sasagutin ng mga activity pagkatapos niya. Okay, basta lagi, mga anak, lagi niyong tatandaan na magbasa ng maayos ng may pag-unawa. Okay, so narito pa yung iba pang mga impormasyon tungkol sa kwentong makabanghay. At dito, ayan, napag-usapan na natin kanito. Ayan, yung banghay niya o bahagi, simula gitna at wakas, tunggalian, di ba? Yung mga iba't ibang tunggalian. And then, ang mga tauhan daw sa isang fiksyon ay maaring tawaging antagonist at protagonist. Kapag sinabing fiksyon, ito'y mga kwento na hango sa totoong buhay. Antagonist at protagonist. Kapag sinabing protagonist, ang tauhang pinakamahalaga sa kwento o ang bida at halos lahat ng pangunahing pangyayari ay may kinalaman sa kanya. And then yung kalaban naman, ang kalaban niya ay tinatawag na antagonist. When we say protagonist, ito yung bida. Kapag sinabi nating antagonist, ito yung kontrabida. Okay. So yan. So nandiyan po yung mga ibang impormasyon tungkol sa maikling kwentong makabanghay. Okay, dito naman sa gawain, after nyong binasa yung kwentong Ang Ama, so bubuo kayo ng isang buod. Okay, mula sa mga pangyayari sa maiklang kwentong Ang Ama, buuin mo ang mga mahalagang pangyayari. Kapag sinabing mahalaga, yan, para ka lang gagawa ng buod. Ano ba yung mga pangyayari sa kwento sa bawat bahagi nito? So, simulan mo sa baba, yan, binaligtad na piramide hanggang pataas. Okay, so bahala na kayong dumiskarte dito paano magkakasya ang inyong mga isusulat. 2 to 3 sentences. Yan, so unang pangyayari, ikalawa hanggang sa ika-5 pangyayari. Yan, so ang rubric na naman to, ibig sabihin, ito yung paraan ng pagbibigay namin ng grado. Yan, dito na tayo sa karagdagang kaalaman. So ano ba yung pwede nating matutunan sa module na ito? So itinuturo dito ang konotasyon at denotasyon. When we say konotasyon, ito ay ang masining o malikhaing pagpapahulugan sa isang salita. Konotasyon ang tawag doon, masining at malikhaing. Kapag sinabing denotasyon naman, ito yung direkta o literal. O kaya yung kahulugang nagmumula sa diksyonaryo. Yung obvious na kahulugan ng
salita. Meron tayong halimbawa dito. Ang una ay ang salitang ahas. Yan. Kapag sinabing ahas, ang kanyang denotatibo or kahulugan na denotatibo ay ito ay isang uri ng reptilia. Okay, or reptiles sa Ingles. Yan. So, ang ahas, ang kanyang denotasyon or ang kanyang direkta o literal na kahulugan ay isang uri ng reptilia. Kapag sinabi namang konotatibo, ang salitang ahas, ano ang kanyang masining o malikhaing kahulugan, pwede natin siyang gamitin sa paglalarawan ng taong traidor. Okay? So, ang ahas, ang kanyang konotatibo ay salitang traidor. So, gamitin nga natin sa pangusap. Kunyari, ang aking kaibigan ay isang ahas. Ahas. Yan. So, ibig sabihin, hindi siya yung literal na gumagapang, no, na nanunuklaw. Pero dahil sa katangian, pwede natin siyang tawaging traidor. Okay. Kanyang katangian, ang kanyang pag-uugali. So, isa siyang ahas. O, kunyari, nag-alaga si Mang Tani o si Kuya Kim ng isang ahas. So, literal, nag-alaga siya ng isang uri ng reptilya. Okay, ganun din. Sa letter B, ang apoy. Reptang. Yes. May question ba? Who's that? Okay. So, wala naman. Okay, so ang apoy naman ay ano yung denotatibo niya? Yung ningas. Okay? And then yung kanyang konotatibo ay galit. Kapag sinabing ningas, ito yung ginagamit natin sa pagluluto, pagbibigay ng liwanag, yung apoy. And then yung konotatibo niya, galit. Umuwi siyang nag-aapoy. Yan. It means umuwi siyang galit na galit. And then the same between, ang kanyang denotatibo ay bagay na nagbibigay liwanag sa kalangitan. Okay? Kalangitan. And then, ang konotatibo niya ay artista o bida sa mga palabas. Okay, so between. So isa siyang tanyag na between. It means kilalang-kilalang artista. Okay? So naunawa na ba ang konotatibo at denotatibo. Sige nga, subukan natin. Kung narinig nyo ang salitang kalapati, yan. So, ano ang kanyang denotatibo? Denotatibo. John Paul Singyan, mag-charge ka, anak. Dapat kung alam nyo, ano, alam nyo magkabase kayo. Charge. Okay? So, ano yung sagot nyo yun? Kung narinig nyo yung salitang kalapati, ano ang kanyang denotatibo o literal na kahulugan? Sige nga. Anyone na pwedeng sumagot? Yan. Okay. Tingnan natin kung sino yung pwedeng sumagot. John Rafael, ano yung sagot mo? Okay, salitang kalapati, ano kaya yung pwedeng ano niya? Pwedeng maging kahulugan niya. Uri daw ng reptilya. Ayan. Puting ibon. Ayan. So, very good. Literal. Okay. So, ang kalapati ay isang uri ng ibon. At usually, ito'y kulay puti. Yan. So, yun yung denotatibo niya or literal na kahulugan. Ano naman ang kanyang konotasyon? Sige, anyone? Sige, mag-comment kayo ng sagot. Yan. Kapag ginamit yung symbol, di ba, lalo na sa mga gumagawa or
sumasali sa mga poster making contest, 'di ba? Ginagamit na si simbolo yung kalapate. Yan, ano yung sinisimbolo ng kalapate? Ha? Pwede siyang gamitin or magbigay ng kahulugan bilang kapayapaan or kalayaan. Okay? So ganun po yung pagbibigay ng denotasyon at konotasyon. Okay. So sa gawain 1.2 yan, yun yung gagawin nyo. Susubukan nyo ang pagbibigay ng denotatibo at konotatibo kahulugan. Mula pa rin ito sa kwentong ang ama. Okay. So hanggang number 6 po yan. And then dito naman, mula doon sa binasa pa rin kwento, bumuo ng sariling paghatol at sa pagkatao ng pangunahing tauhan sa charts sa ibaba. Punan ang mga kahon ayon sa hinihingi ng mga ito. Yan. So ang tauhan na hinihingi o pinapalarawan sa inyo ay ang ama. Ano-ano ang kanyang mga katangian? So isulat nyo dito yung mga katangian na dapat taglayin. So tatlo yan. And then, mga di dapat taglayin. At ano-ano yung mga pangyayaring nagpapatunay mula sa kwento. So pwede lang kayong kumuha ng mga ilang salita doon. Okay. And then sa letter B naman, magbigay daw ng mungkahi upang maiwasan ang tulad ng trahedyang naganap sa mga anak. Pero bago yon, sumulat kayo ng mga suliranin. Yan, suliranin na kagaya ng naranasan ng pamilya doon sa kwentong ang ama. And then dito yung mungkahi or suggestion na pwedeng gawin, na dapat gawin upang maiwasan ang tulad ng trahedyang naganap sa pamilya ng kwento. Okay, so yun po yung gagawin. Okay? And then, sa bandang huli, yeah, so, may huli kayong babasahin na kwento. Yeah, unang Sabado or anim na Sabado ng Beyblade. Yeah, at susubukan ulit ang inyong paggawa ng buot, ang timeline. Pareho lang din yung gagawin nyo dito kamukha nung sa Angkalupi. So gagawa kayo ng buot. Yung ano yung mga pangyayaring naganap dito sa unang Sabado, ikalawa hanggang sa ika-anim. Susulat nyo yung ano dyan, ang inyong sariling buod sa kwento. And then, ito yung rubric ulit sa pagbigay ng grado. Okay, and then magkwentuhan daw tungkol, yan, huli na to, huling bahagi na to. Magkwentuhan daw ng tungkol sa isang piling eksena daw. Sabi niya, ihambing or i-compare nyo ang ilang piling eksena na napanood sa isang pelikula o telenovela sa lipunang asyano sa kasalukuyan. Gamitin ang Venn diagram sa pagkukwento. So ito, ilagay nyo sa taas ang dito banda, ang kwentong ang ama. So ang title, ang ama. And then yung title ng pelikula o telenovelang inyong pinanood. Yeah. So pwedeng sa TV, sa Netflix, K-drama. Yan. Kayong bahala kung ano yung gusto nyong gamiting pelikula o telenovela dito. Okay. At bibigay nyo yung kanilang pagkakaiba. Okay. And then pagkakatulad. So, alam nyo nang gamitin yung Venn diagram. So, dito sa labas, sa unang bilog, dun sa kanyang left side, ang susulat dito yung pagkakaiba. Same dito, pagkakaiba. And then sa gitna, yung nag-overlap, yung pagkakatulad nila. So, ganun yung gagawin niya. Okay, and then, yun na yung pinakahuli. And then, sa mga susing pagwawasdo, doon nyo malalaman kung tama ba o mali ang isinagawa niya. So, magbibigay na lang ako ng instruction kung paano ito. Okay, anong gagawin natin pagkatapos. Okay, basta isakatuparan muna lahat ng aking pinapagawa. Okay, so, meron bang katanungan bago tayo mag-end? So para hindi tayo nagkakalituhan sa mga group chat, ngayon pa lang itanong nyo na. Meron po bang katanungan? Sir, anong... I-post mo sa chat box, anak. O sige, bibigyan kita ng pagkakataon na magsalita na para hindi ka na mag-type. O sige, sino yon?
Sige, mag-off ka ng mag-on ka ng microphone. Isa-isa lang ha. YouTube channel, sir. Dustin Santos, ha? After po niyon, isa-send ko kapag na na-save ko na yung video kasi after nito, mag-save muna siya at magpa-process. So hindi siya kaagad-agad na ma-upload. Okay, send ko na lang yung link. Siguro sino yung pwedeng gumawa ng group chat natin na intended lamang para lamang sa Filipino 9. Isulat nyo, 9 Emerald Filipino. Yan. Okay. So, sino yung pwedeng gumawa ng group chat natin? So, siguro, isa yung gagawa and then i-add niya yung isa and then tulong-tulong na lang sa pag-join or pag-invite dun sa group chat. Okay? So, gawa kayo within this day. So, hanggang anong oras yung ating klase? 1 to 3. Okay? So, meron pa tayong time. So, gawin nyo na yung mga unang bahagi ng mga activity nyo. And then, sa pinapagawa kong group chat, para doon ko na lang isa-send yung link. Okay? So, alam ko na marami tayong mga group chat ngayon. Okay? Dahil nga sa mga online classes na yan. Okay? So, kayo, ang aking mga tinuturuan, 6 kayo. So, 6 na group chat ang meron ako. Maliban pa sa mga teachers na kasama ko. Okay. So, anyone na pwedeng gumawa. So, may plus sa akin yung mga gumawang yan, yung mga masisipag na mag-add. Sige, meron silang incentive grades. Ano pa question? Bago natin i-end ang ating Google Meeting. Wala na? O, sige, kung wala na kayong tanong, so, i-end po natin ang ating Google Meet, and then so gamitin ang mga nalalabing oras. So meron pa kayong mahigit isang oras pa, no, para sagutin ang mga activity nyo. And then sa bukas, same time, 1 to 3, so ito pa rin yung time natin sa Filipino. So hindi ko na kayo imi-meet ha sa Google Meet. So tutuloy nyo na yan yung inyong pagsagot sa mga activity. Okay? Yama na posisyon, Justin, oh. Makakiraya. Sige. Ampoy tayo niya. Breaking mic na. Rain Lee. Yan. Flagger na flagger ang dating. Okay, kung wala ng question, sige, yung GC, ah, para hindi tayo naguguluhan sa mga information at announcement. Okay, so bukas, ulitin ko, gamitin yung time nyo para sa pagsagot ng inyong mga gawain sa Module 1. At Friday, yun yung pinaka-deadline ng pag-submit sa Google Classroom. Okay? Kung may question, balikan lang yung video na isa-send ko sa inyo, ha? At kung talagang hindi nasasagot doon sa video, doon kayo mag-question. Doon na sa bagong GC na gagawin ninyo. Okay? Sino kaya yung mabait na gagawa? So, hintayin ko na lang na i-add nyo ako doon. Okay? So, maraming salamat at happy learning. Happy learning. Oh, Dustin, may question pa? Thank you, sir. Okay. Wala na po. Okay po. Sige po. Marami pong salamat. Okay. So, pwede na kayong mag-leave at gawin ang inyong mga gawain. Maraming salamat at see you all sa GC at see you all next week. Thank you and God bless us all.